Okay, so hello class. We're on our lesson 2 or the chapter 2 of our topic. This is to be a little more helpful for your activity 2, for activities 1 and 2 on chapter 2 of your lesson. So last week, hindi ako nakapag-lesson, but this month, this time, I'm giving you the overall na po nung mga iba't iba pang perspective. So week 1, we have discussed about the philosophical perspective of self. So nandun po yung diniscuss din sa inyo ang iba't ibang perspective ng mga philosophers from the old times to the modern times. Sa ngayon naman, pag-uusapan natin hindi lang ang philosophical aspect ng self natin, kasi di ba kayo, hindi lamang silang marunong na maggumawa ng philosophy, but for some of you already know how they stand, kung paano nila kilala ang sarili nila. You already have your own personal perspective or personal philosophy of self na minamanifest ninyo dun through the symbols that you have made or you have drawn, things that made you happy. So ano ba yung mga philosophy ninyo sa sarili ninyo, na pagkakakilala nyo sa sarili ninyo and what you believe in your personal perspective. Now we're going to go to the other perspectives of self, which is sociological, psychological, and anthropological. So meron po tayong tatlo pang pag-uusapan. Pag sinabi nating sociological perspective of self, this is the part wherein how you involve yourself in the community, society, and the world. Ito yung processing question ninyo with how you manifest your social self. Now, sociology means the analysis of or explanation of the lives of individuals. Kung paano mo nakukonek ang sarili mo sa community, sa ibang tao, at sa buong mundo. Now, you have your... may iba-iba po tayong mga ano. May iba-iba po tayong mga... sociologists dito na nagbigay po ng iba't ibang concept of self. The first one is Marcel Mauss. Actually, ano to eh? Mauss. Okay, so Marcel Mauss, it's a French last name. And kahit po itong terminology niya na ang tao daw ay merong moi and person. Okay, so hindi yan moi ha, that's moi and person. And your personality, merong dalawang part yan, sabi ni Marcel Mauss. And that would be kung sino ka, your basic identity, yung mua mo, your biological givenness. Kung ikaw ay matangkad, o ikaw ay pandak, ikaw ay matangos ng ilong, or pango. So that refers to your sense of who you are. So it's because I'm a Filipino na ganyan, pandak ako, my basic identity is that I'm morena, I'm pango, and I am not that tall, di ba? So ganun. So your biological givenness, yun yung nakikita sa iyo ng ibang tao. Ano yung kumbaga, yun na yung naibigay sa iyo eh. Kung sino ka. The person naman is composed of the social concepts of what it means to live in a particular institution, a particular family, religion, nationality, and how you behave given expectations and influences from others. So your moi is your inner self and the person is yung outside mo, which deals with other people. Now, according to George Herbert Mead naman, meron naman siya, hindi naman siya kay Mauss ay moi and person. Dito naman kay Herbert Mead ay I and me. May dalawang aspect doon, tao. So meron kang I, which is the unsocialized and spontaneous self, and the me, which is the socialized self-aware of expectation. Kumbaga, ikaw na sa I mo, ang spontaneous self mo, kapag nahulog ka, nadulas ka, ang spontaneous self mo is nagmumura ka, di ba? Ay pagong, ay putakte, di ba ganon? So magugulat ka. That's your I. Pero yung me mo, dahil nakita mo maraming tao, naging self-aware ka that other people expect you to behave and not to shout or curse kapag ikaw ay nagulat. So that's the I and me for Sir George Herbert Mead. So
Sila, ito naman daw po, ang tao, yourself, you see yourself through the eyes of others. So you take on the roles of other people. So nandun yung ano, kapag tayo ay parents, iba yung ating ano, ang expectation sa atin as parents, iba. Pag expectation sa iyo as kapatid, iba. Pag relative, iba. Pag friend ka, iba. Pag love ka, di ba, iba. So iba-iba po ang ating magiging role, and our roles depend on the people surrounding us. Okay? So the self appears as a reflection of the society where an individual engages and participates in. So kung ano yung mundong ginagalawan mo, doon ay nag-a-adjust ka ng iyong self, because that's the one of the sociological aspect of self. According naman kay Lev Vygotsky, actually Lev Vygotsky, okay. So meron tayong ano, ang sociological manifestation natin wherein kailangan natin ng ibang tao in order to develop is that there are things that we can learn on our own, but sometimes we need to have this zone of proximal development. Paki-take note nyo po yan, ha? Your notebook is one of the requirements that I will be asking also. So, your zone of proximal development, ito yung gap kung saan matututo ka from other tao, where you need help ng ibang tao. Knowledge from others or the technology and the tools na na-discover na ibang tao, yun po magdi-develop sa'yo to become to achieve things that are beyond your reach. For example, hindi tayo makakatapos ng pag-aaral or attain a diploma in order to work kung wala tayong teachers na magtuturo sa inyo. At the same time, magbibigay sa inyo ng kaalaman. Kung gusto ninyong maging future teacher, ititrain kayong maging future teacher. You need the help of other people wherein they can teach you on your zone of proximal development. Dito po yung ZPD na yan, yun ang gap kung saan marireach ninyo ang inyong full potential sa pamamagitan ng ibang tao. So ito po yung mga, etong mga tatlong to ay sila yung importanteng mga sa sociologists na nagsasabi talaga, naniniwala na you need other people to in order to develop. No man is an island. Hindi ka pwedeng matuto on your own lamang. Hindi ka magiging develop as a person unless with the help of other people. Now, next one is the anthropological perspective. Ito naman, ang self doon natin ay nabubuo sa pamamagitan ng anthropology. Ano ba anthropology? It means the study of man or humans. So kasama po dito sa study na to ng human or man ang apat na subdisciplines, which includes physical anthropology, yung inyong physical na composition as a human being, as a person, ang inyong bone structure, color of the skin, color of the hair, di ba? That's your physical anthropology. Archaeology is the things, the tangible things na nahahawakan natin, na minanapan natin sa ating mga ninuno. Okay, you can consider something anthropological or archaeological when it is like more than 50 years old. So mamaya doon sa assignment ninyo, maghahanap kayo ng certain artifacts. And artifacts would be, or archaeological artifacts can be considered pag 50 years old patas na siya. So yun ang matatawag natin na anthropological aspect na ng buhay ninyo. Linguistics, for example, di ba, ilang generations na sa pamilya ninyo ang taga Marikina. For sinabi ninyo, oh, lolo ko pa po, tapos yung lola ko, taga Marikina po sila talaga. So, the language, the Marikina language or cultural or mga kultura nila dito, like paggagawa ng sapatos, halimbawa, minana pa namin to sa lolo namin. So, ibig sabihin, it stayed in the family for more than 50 years. That's one of the example na maaari ninyong ibigay. Maaari din yung ano, yung pagpasapasa din ng lingwahe. Malimbawa, may grandparents na they are actually Spanish. Tapos meron pang certain terminologies pa rin na ginagamit ang aking mga magulang, ginagamit sa amin ngayon, which they learned from my Spanish ancestors.
Okay, pwede mo rin sabihin na cultural anthropology din yung apelido mo. If you know the history of your apelido and it you can trace it as long as 50 years ago na nasa pamilya niyo na yan, then it could be a subdiscipline kung paano nabuo or paano nakaapekto ang anthropology sa sarili or personal mong development as a person. So ito sa isa sa mga activity ninyo would be to describe two sub-disciplines. Okay, for example, sabi ha, sa buhay ko lang, yung lolo at lola ko, meron po silang malaking frame, maraking rug ng picture ni Jesus which they bought when they were newly married. Okay, so when they were newly married, that was like more than 50 years. Kasi 40 na ako eh. Malapit na nga ako mag-50 actually. And then, before even my mother was born, I was born sa nanay ko 20 years. So 60 years old na po yung rug na yun. Na picture, kumbaga ano siya eh, para siyang yung mga makakapal na kumot ngayon. So it was a rug na picture ni Jesus na kasing laki po ng mga bintana. It's measuring like 4x8. So ang laki-laki nun. Naka-display siya ngayon dun sa hallway ng aking bahay. So sabi ng nanay ko, ingatan mo yan na kasi mas matanda pa yan sa akin, ang rug na yan. Minana ko pa yan sa lolo't lola. So I can take a photo of that and then this explain ko na it's part of my cultural anthropology. Kasi doon siya papasok, di ba? Sa apat na to. Cultural anthropology includes my religion. So, ang religion ko siya, kultura siya ng relihiyon na pinamana sa akin ng lolo't lola ko that we believe in Jesus Christ. So, sub-discipline is cultural anthropology. The photo of Jesus, the rug of Jesus Christ here na pinana ko po. Explanation, I will be explaining that this rug is more than 60 years old and it has been in the family and this is a reminder that it is a reminder that my family came from a Catholic from a Christian believing or Christ believing family. So, meron na po akong explanation na isa. Okay? Next, the psychological perspective of self would be manifested by the following psychologist na ang kanila pong mga sinabi ang ating pagtututukan. Now, this one, we have to study William James muna. Okay? So, William James is a person, he believes that a person has as many social selves as there are individuals who recognize him and carry an image of him in his mind. So, William James is the father of American psychology. So, for him, ang tao daw po ay manifestation kung sino tayo according to the person na kaharap natin. Okay? So, kung example, ang kaharap natin ay yung jowa natin. Kung ano yung image niya sa atin, pinapanindigan natin yon. Uy, jowa ko to, asawa ko to. So, ibig sabihin, your manifestation of self would be whatever image your partner has in mind. Okay? So, ibig sabihin daw po ano eh, kumbaga, the possession of an individual evokes certain emotional responses that form part of the self or their characteristics. So kung halimbawa pinapakita sa iyo na mahal ka, love ka, the person wants to hug you, nandun din yung response natin, yung emotional response natin, na we want to hug and love them back, right? So ako, for example, si bunso ko, pag niyakap ako ni bunso ko, my response would be as a parent would be to hug my child back again. Diba? So, yung kaibigan ko, yung kaaway ko na kapitbahay ko, pag nagkita kami, ismiran ko rin siya, diba? Pag ginitian ako, binati ako ng estudyante, good morning ma'am, my emotional response would be to greet back. So, we have as many social selves, kung ano po yung mga nakakasalamuhan nating tao, lumalabas po yung manifestation ng emotional responses natin on how they treat us.
Okay? So that's according to William James. According naman kay Karen Horney, ang self daw ay merong real at ideal. Okay, ano yung ideal self? The ideal self indicates that what we want to be. Oh, for example, ideal self, I want to be slimmer, di ba? Gusto ko medyo payat ako. So it shows in the values and feelings that are beyond our reach and limit. Okay, eh, ngayon, ang pakiramdam ko ay mataba na ako. Pero dahil ayoko ng ano eh, ng diet, ayokong i-give up ang rice. And that is beyond my limit. So my ideal self medyo pumipreno. Kasi ano yan eh, hindi ko siya kayang abutin. Ideal, may limit. May limit kasi yung real self ko. So sa ideal self natin, nare-represent yung goals and aims natin sa buhay natin. O yung ideal self ko, gusto ko slim, nakakapag-two-piece. Hindi nakikita yung cesarean section. Kapag nasa beach, napapalingon lahat ng lalaki dahil kasi sexy hot. That's the ideal self. But the real self is, this is actually what we actually are. Okay? So, ang ideal self natin at ang real self, malaki po talaga ang diferensya. Because the real self affects how a person acts, thinks, and feel in this life. So, pero itong ideal self natin, we have that values, we have that, ano, like, di ba, gusto ko maging slim. So, I have to eat right, I have to think right na hindi ko pwedeng takamin ang sarili ko sa masasarap na sweets na pagkain dahil iba yung ideal self na goal ko. Di ba? Pero yung real self ko, madaling bumigay. Pag nakakita lang ng cake, nakakita lang ng ice cream, kakain agad. So it generally shows or represents the inner personality of our of us as human beings, ang ating real self. So medyo ideal self and real self, they are two different manifestations sa ating sarili. But the ideal self guides us in our real self. Okay. According naman kay Schneiber, and this is that a person has multiple and unified self daw. So, dalawang klase. Yung multiple self is that multiple manifestations of self and personalities. Dito nagsisimula yung mga mental disorders such as schizophrenia. Okay? So, yung nagkakaroon ka ng multiple personalities. If you have watched, ano yun eh, mayroon ako napanood na magandang movie nito. Yung ano, yung si Professor X na naggumanap ng Professor X sa X-Men. Hindi yung ano ay yung kalbo, kundi yung batang version. He had this certain movie, I think I'll just search for it later farther. Pero maganda po yun, nandun ang manifestation na killer siya. Nandun yung minsan babae siya, nagdi-dress siya, pero lalaki siya. Minsan mabait siya, minsan he's a masculine man, minsan he's a tender-hearted person. So meron siyang mental disorder at yung killer na part niya ng kanyang personality, parang hindi niya alam na afterwards na nag-flip na naman siya sa ibang personality, na nakapatay na pala siya ng tao. So, eh nung huli, itong other personalities, parang 9 personalities yatang meron siya. Teka lang. Itong 9 personalities niya, ang ginawa niya ay itong 8 personalities niya ay kinalaban itong 1 personality na ng papatay ng tao. Sorry. So yung pumapatay na isa sa mga personality niya, sinupress nitong 8. I don't know how they did that, but syempre it's just a fictional story. But it means na meron po talagang ganung mga manifestation, okay? So, this actually, there is a psychologist na nag-counteract nito eh, ng schizophrenia. Sinasabing ano, yung disorder na to daw ay hallucination and delusions. Pero hindi actually. This, a certain scientist, Seibel, believes that each personality is real, nagmamanifest sa loob. Kasi yung schizophrenia or the multiple personality of the person, it manifests itself in different ways. Kumbaga tayo,
Diba? Kahit naman tayo, diba? May good and bad side tayo. But this person, the schizophrenic person, has up to 9 kaugalian or personalities within him. Pero ito naman sinasabi, the unified self is a healthy, well-balanced image of self because of effective coping mechanisms to gain better perspectives and grow as a person. So ito yung ano, yung nababalance natin yung ating sariling image of self. Kung minsan, may mga challenging experience tayong, may mga challenging experiences tayo na mahirap mag-cope, di ba? So, what happens is that nagkakaroon tayo ng healthy and effective coping mechanisms para matuto tayo dun sa pagkakamali natin. Kasi kung minsan, mental disorders are just escapes, di ba? Hallucinations and delusions are just escapes kung paano mo lulusutan ang isang difficult na situation, right? So kung minsan, halimbawa, no, yung nabaliw na OFW, pag-uwi niya, mga adik ng anak niya, yung napakasakit Kuya Eddie, di ba? Meron po kasi ganyan na personality sa amin sa probinsya na nabaliw siya because when he came back, yung asawa niya, nadagdagan yung anak niya. At the same time, naging adik yung anak niyang mga naiwan na tunay. And medyo hindi niya kinaya and he became crazy. So na-admit po siya sa mental hospital. But with the unified self, kasi parang naging escape niya na yung ano eh, yung nakakakita na siya ng kalaban, nakakakita na siya ng kung ano-ano na sinasabi niya, delusioned na siya. So what happened is that, in-admit siya sa hospital. Now, if we do not have a healthy and coping mechanism, yung mga ano na yon, hindi tayo matututo sa magkaroon ng panibagong perspective. Pag ganun kasi, diba, ikaw, ako, as a person, sasabihin ko, ibig sabihin, hindi karapat-dapat yung asawa niya dun sa pagmamahal at sakripisyo na binigay ni Mister nung nag-Saudi si Mister. So, itong asawa na naging nananganlumya, naghanap na ibang lalaki, doesn't deserve the husband. Isabi, kung ako si husband, sasabihin ko, hindi ka deserve sa pagmamahal ko, I'll just leave you and look for another woman who will love me and respect me. Diba? So you grow as a person kesa na pumailalim ka, diba? And have mental disorders. So mas maganda yung na mas healthy yung ating image of self. Hindi natin masyadong dinadown, sabihin mo, Saudi ako, abroad ako, I would have money. Kaya kong bumuhay ng pamilya. Iwanan ko siya. It's your loss, not mine. Diba? Ganun yung dapat naging kanyang, ano, kasi meron siyang well-balanced image of self. Hindi yung feeling niya, kinawawa siya, niloko siya, na-delusion siya. Diba? Dapat binangon niya yung sarili niya. Okay. Next one. According to Taylor and Brown, we have also the true and false self. Okay? So the true self and the false self. So, eto na naman, ang concepts na to ay mga ano daw to eh, positive illusions natin sa sarili. Okay? So, reality or illusions that individuals create in themselves and their surroundings. And these positive illusions help us to mentally cope with negative situations and hide the truth, thus making them able to become resilient to stable individuals. Parang ano no, the same lang dun sa sinabing ano, unified self, di ba? Sa true and false self. Now, sa dito sa may sa true and false self, we deal with realities or realistic. Tama, di ba? Ang ating true self ay kung sino ka talaga. Okay. We unite, we love, understanding. Kumbaga, yung true self mo, may mga positive traits. Yung false you or false self mo, ito yung ano, yung pride mo, yung negative mo, lahat na negative mo na ano na pangyayari sa buhay mo. So, the positive illusions, we use this to
The use of positive illusions by a majority of normal functioning people include overestimating their good qualities, taking control over their life, and having unrealistic optimism. So, kuminsan, ang positive illusion na to natin sa sarili natin na the true self natin, itong true self natin, mas hinahanap natin yung ano, yung self-acceptance. Hinahanap natin yung sarili natin na we have these illusions na kapag iniisip natin na ano na yung feelings natin, yung belief natin, ina-assert natin ito, reality ba to or illusion. Now, yung mga depressed na mga individuals, what they do is that they overestimate their good qualities. Okay? So, the true self naman, although alam natin na nandun tayo yung mga positive traits natin, ang ginagawa naman ito, kinakain ng ating false self. Diba? But in order to cope with this false self, na hindi siya maging maghari yung ano, pangit na mga ugali natin, like shame, ano pa ba yung iba? Shame, complaints, jealousy, tapos, yun nga, may iisip natin na, parang ano nga, parang yung unified self din, parang, kaso ang problema dito sa true and false self natin, parang na-overestimate natin yung ating sobrang pagbibilib sa sarili. So, ang reality natin dito is that being realistic means having to be one's true self. Kaso, kapag naging realistic tayo sa true self natin, ang mga negative situation, kuminsan, nahihirapan tayo mag-handle. So, through this process, no, ang ginagawa natin, nagpa-positive illusion tayo. Diba? Papapaniwalain mo yung sarili mo na sabihin mo na false self, umalis ka dyan kasi maganda ako, mayaman ako, may pera ako, umalis ka dyan jealousy, umalis ka dyan war kasi kailangan maghari ang kabutihan. So, ang reality na to ng kabutihan at magandang buhay, what happens is that we can mentally cope and hide the truth. Kasi nandoon na yung nakikita natin na mas mahal na natin sarili natin, and we are able to become resilient and stable individuals. Okay. Now, the last one is the self as proactive and agentic. So this agent self becomes active when a person is confronted with situations that require proactive skills. So ito yung ano, nagiging agent of change ka. Nagiging proactive ka. Pero kapag ikaw ay hindi nagiging proactive, ikaw ay mayroong non-agentic profile. So meron kang, you perform poorly, you accept failures easily, parang pakiramdam mo, palaging kang may sakit, feeling helpless when challenged. Pero kapag ikaw ay agentic, you have high aspirations. Hindi ka nag-give up easily because you persist in the face of obstacles. So, yan ang mga, you perform well, you learn from failures. Imbis na tapos ka, na failure ka na, sige ka pa rin, try again. So, for example, an employee may choose to go to work late, but in his agentic self, kailangan, pinipili niya na siya ay to come to work on time. So, nandun yung psychologically, as a person, your mind sets your true self or your false self, your agentic and non-agentic self. Yung isip mo lahat ang bumubuo niyan, your real self and your ideal self. Now, How do you gain better perspective and change para po ikaw ay magkaroon ng growth and maturity as a person? So there are many things that you can learn to develop self-awareness or self-knowledge mo. Okay, number one, yun nga, facets of self, kailangan daw marunong kang magkaroon ng self-knowledge.
Natatanong mo, who am I? What am I? Why am I here? So, nandito kasama yung iyong mental abilities, self-awareness, relationship mo with ibang tao, personality trait, and potential mo and actual characteristics. Now, dito po sa self-knowledge, dito mo maiintindihan ang sarili mo by doing this following. Number one, or letter A, the theory of looking glass self. This one enables you to learn from yourself through other people. So a person may visualize how others or see or judge them, and they would respond to the judgment made by other people. For example, you believe on how that person perceive you. Oh, diba sabi ko kanina, kapag ang anak ko nag-hug sa akin, na-hug ko sila. I reflect the love na binibigay sa akin ng individual na lumalapit sa akin. But if a person hates me, snubs me, or smirks at me, ganun din ang nagiging reaction ko. So, we observe how others react through us, and then we interpret how they react. Bakit ganun sila mag-react, di ba? Pag-iisipan natin, malamang yung kapitbahay na yan, inggit lang yan. So, that's how we develop our looking glass self, okay? So, the other person is like, for example, you fall in love. Three times ka rin iniwan. So, you observe how others react. Teka lang, bakit all this time, ako yung niloloko? Ano bang meron ako na bakit niloloko ako ng lahat na naging jowa ko? So, ang gagawin mo, obserbahan mo. Pang-apat, aba, bakit kaya ganito? Okay, and then you have interpretation. Kaya ako niloko nito kasi sobrang bait ko pala. So, dapat pala, then you interpret your behavior. Tingnan mo kung ano yung similarities ng apat kayo. You have, nag-iisip ka. Yung tatlong niya na jowa ko, ano bang naging mali ko, dapat hindi ko maging mali dito sa pang-apat ko. Diba? So, you have to see how they perceive you. Then observe how they react to you, and then interpret their own action. Parang ganun yung looking glass self. Kailangan nagre-reflect tayo from time to time on how others react to us. Okay? Sorry. Three steps on how... Ito natawa ko dito kaya sinishare ko lang. I am what I think I am. Okay. Kung ano ako sa paningin mo, yun ang magiging reaction ko. Kasi, di ba, minsan may nagsabi nga sa akin, mataray daw ako. Mayabang daw ako. Sabi sa akin ng isang kamag-anak. Mayabang ka daw kasi. Sabi ko, bakit? Do I have to explain myself to everybody? So, kung feeling nilang mayabang ako, so be it. Let them see me as mayabang. So, pag nakikita kong taong yun, mayabang ha. Hindi maiwasan. Sorry. Sorry, pero pag iniisip mo naman na, teacher yan, di ba? Pag iniisip naman, pag nakita ko naman na gano'n yung estudyant, babaw, greeting, or mag-greet, ma'am, good afternoon. So, iniisip ko rin, kagalang-galang din ako. Then I have to act, kagalang-galang. I'll greet them back, good afternoon, good day, di ba? Because I am what I think you think I am. Okay? So, yan daw ang interpretation. Now, three steps to the looking glass self. So, we imagine how we seem to appear to others. We imagine how that appearance is judged by others. And we experience a feeling or some type of reaction, such as pride or shame, to this perceived judgment. So, this feeling is not from ourselves, but rather the way we are reflected in other people's mind. This is then reflected on how we see ourselves and behave. Diba? So, yan lang. Ganun lang po kadali. Now, the second one is introspection, which refers to the examination or observation of our own mental and emotional processes. So, introspection, usually ito yung tinatanong ko sa inyo kapag kayo ay nagre-reflect. Okay? So, it's a reflection. Kailangan pinaprocess ninyo yung inyong thoughts, feelings, and emotions. Bakit kaya ganito yung naging ano ko? Bakit ganito yung naging reaction ko? Bakit ganito yung naging
naging ugali ko. Bakit nagkaroon ako ng ganyan? So, mapiprocess ninyo, bakit ka iyakin? Bakit ka matigas? Di ba? Bakit ka masayahin? Bakit ka malungkutin? And is that would be through introspection as a way of developing your self-awareness. Now, next one is social comparison. So, meron tayong comparison theory sa ibang tao. So, sometimes you have positive and negative effects. Now, meron tayong upward and downward, di ba? Pag ikaw iniisip mo, upward, tinitingnan mo yung tao, mas nakataas sa iyo. Downward, mas magaling ka kaysa sa taong nasa baba mo. So, yung mga meron tayong upward na social comparison, sometimes, ang positive effect po ng mga tao na katataas sa atin, they serve as an inspiration, as a motivation, as a source of hope, di ba? And then, pag nakikita naman natin yung positive effect naman sa mga mas mababa sa atin, uy, buti na lang, hindi ako pilay. Thank God, meron akong trabaho. Kahit mahirap yung trabaho ko, kahit papano, hindi naman kasing hirap ng trabaho ng iba, di ba? The negative effect is that, kuminsan, sa upward nating view ng social comparison, nakikita natin, ay, mas mayaman yung kapitbahay ko sa akin. Ano ba yan? Kailan ba tayo yayaman, di ba? So, kuminsan naman, negative effect sa mga tao na titingnan natin sa baba ay, kung kadiri naman yan, yung trabaho niya, ayoko na ganyan trabaho, di ba? So, we have the social comparison. And then when we compare ourselves with others and perceiving them to be the same level to us, parang ang hirap na ano no, na parang matuto tayo and to try to develop the positive aspect of both. Kasi natatayuan natin, sabi nga sa Bible, di ba? Sabi nga ni doon sa verse sa New Testament na in whatever state I am, busog man ako or gutom ako, I am thankful na nandun ang Diyos, di ba? So whatever we are, makikita natin kasi, be thankful for those people na nag-inspire sa'yo and be thankful for those people na mas mababa sa'yo na naglilingkod kasi we have to make the society balance, di ba? Kung merong carpintero, it's because we need carpinteros. If we have teachers, because we need teachers. If we have doctors, because we need doctors. And there should never be a negative effect on the social comparison. Next one is self-perception. Describes on how a person checks their own behavior and to come up with inferences about others. So, ito ay binibigyan tayo ng insights about certain feelings and emotions which we can make adjustments sa ating mga behavior. So, the theory is when our attitudes and feelings are uncertain or ambiguous, we infer these states by observing our behavior in the situation in which it occurs. So, gagawin natin, bakit kaya ano, tulad po nito, ang tao ay nung bata siya, he was a great dancer nung siya ay nasa ano, nung bata siya. Pero nung kanya nang siya ay tumanda, nag-shift yung kanyang kagustuhan sa painting. So this cause of shift, nag-readjust yung kanyang behavior altogether. Pero syempre, titingnan niya yung ano, ng attitude na, ang attitude na to, sandali lang, ay upo ako. Wait. I'll just pause. Self-perception is when you make certain adjustments in your life, tapos itatanong, bakit kaya nag-shift sa ano, no? Pagiging dancer to painter? Paano ko nagawa yun? It's because doon mo na-discover na hindi ka, although you love the arts, dancing, painting, equally, you became a better painter over time. Kasi number one, for example, nandun yung may nag-influence sa'yo to become a greater painter compared to being a greater dancer. Di ba? Next one is self-esteem. So, itong self-esteem daw refers to the assessment of self either positively or negatively. So, it means having a good opinion of yourself. Okay? It is based on understanding that your strengths are what your strengths are and valuing yourself as a person. So, nandun yung sense of belonging mo, nandun yung sense of confidence mo, you see yourself confidently, and you have a feeling of security. A person with high esteem can be
described as confident and optimistic, while person with low self-esteem perceives themselves negatively and without positive traits. So kung nandiyan si Simon Cowell sa buhay mo, puro po nakakapagbaba ng self-esteem niyan, ang mga sinasabi niyan. Kaya, be careful with people who gives you low self-confidence. Kaya, kailangan na, your self-confidence is a manifestation na nandun sa loob mo. Your self-esteem is your belief in yourself, and it exudes or lumalabas sa sarili mo in through self-confidence. Okay? Now, why is self-esteem very important? Because it dictates what we think influences what we believe, and what we believe determines how we feel, and how we feel changes the way we act. Okay, so dito umpisa lahat sa isip, okay? So sinabi nga kanina, 'di ba, your unified self, your real self, they are your thoughts about yourself. And then whatever you believe in, yun ang nagma-manifest sa feelings mo. And whatever you're feeling, it manifests in your behavior. So ganun lang po. So high self-esteem and low self-esteem, basahin niyo na lang po 'yan. Okay? So form dito nakikita ko, form nourishing relationships if you have higher self-esteem. Pero kapag low self-esteem ka, you form toxic relationships. Kasi napaka-obsessive mo yan. Possessive ka. Ayaw mo tumitingin yung girlfriend mo or boyfriend mo to other people. And you are not that confident na you can gain yung paningin ng tao na yun sa iyo, kasi pumunta na sa iba yung tingin, di ba? So napakadali mo maapektuhan. So, samantalang, yan, dami dyan. Just compare them and read them further if you want. How to combat low self-esteem? Take a social media break. Ito, ano lang, tips lang ito na extra. Try to accept compliments. Huwag yung ano, uy, ang ganda-ganda naman ang damit mo, sis. Okay-okay lang to. Diba? Ano ba naman sabi mo? Ay, thank you. Bagay ba? O, diba? So, journal your feelings. It's a journal mo what makes you sad, what makes you happy. If you cannot handle those feelings anymore, consider seeing a therapist. Meron po mga hotline po sa atin, di ba? To help you handle negative mental health ngayon. Identify your positive traits and then build them up. So huwag kong isipin na puro negative lang yung traits mo. Remember, hindi po lahat na bagay ay negative sa atin. So there's always a good and bad side for both of us. There's always the positive trait and the negative trait in our life. So, ang gawin natin ay develop the positive traits. Okay, so end na po ng slide. I think I'm pausing this one. So, I'm proceeding to chapter 3 or the lesson 3 para tuloy-tuloy na po yung ating lecture. So, the self is as a comparison of Eastern and Western perspectives naman tayo. So, ang self daw ay nabubuo sa pamamagitan ng ating certain beliefs and culture and education. So, there's the difference between the East and the West. The East and the West can never meet up, sabi nga nila. As they differ in history, in religion, political system, and so on, iba-iba din po ang ating mga belief. The major difference between the Eastern and Western culture is that people in the East are more conservative and traditional compared to those on the West. So, pag-uisipan natin, paano ba naapektuhan ang ating personality or ourself? Paano tayo nadidevelop through our culture and education? So, next slide is... The Western philosophers such as Aristotle, Plato, and Socrates encourage rational thinking. Pero ito namang Eastern believers, they go directly to the reference of religion, such as Islam, Buddhism, Confucianism, Hinduism, and Taoism. So these religions have actually shaped us. Majority of ourself is created by the culture of our religion. Now, there are certain beliefs here that we are going to discuss, and the first one would be yung ancient China. So, ancient China, ang belief nila, ang hari nila is the priest.
And they are the communicators sa kanilang ancestors and gods. So they consulted ancestors before making personal decisions. Sin example nito, Mulan, right? The movie Mulan is that they even believe that the ancestors sent a dragon to help Mulan para lang po sa kanya to make important decisions, right? So, nandun po yung belief nila na ganito. And they communicate with the ancestral deads. So, they believe in many gods and they have the connect, and there is a connection between the live and dead family members. And they gave offering to dead family members for protection, di ba? So, sa atin din, di ba, in our current situation, minsan nag-aalay tayo, di ba, sa altar, first na luto, ilalagay dun sa platito, ilalagay sa altar ni Lola, di ba? Or altar na ginawa natin for mga images natin dyan, kung ano na religion natin, di ba? Now, Daoism or Taoism was established by Lao Tzu, and this is, they believe in Tao, the way. Ito yung sinasabi nila na the thing should go their natural course. Now, so people must live in tune with the universe. So dito po nakikita nyo yung mga nagta-tai chi, yan, exercise. They move with the natural movements kasi they believe that there is a balance in good and proper harmony. Yun yung meaning ng kanila yan. So tayo din, di ba? We believe in the good and the bad side, right? So, kailangan may balance yan. Hindi dapat mas marami ang bad, hindi mas marami ang good. Kasi kung masyado ka naman mabait, sasamantalahin ka. Kapag masyado ka naman bad, hindi rin maganda. So, Lao Tzu, the Chinese philosopher and founder of this, is Tao Te Ching, the way and its power. So, actually, ito na medyo nagpang-abot pa yan sila ni Confucius or Confucius in the Catholic, by the Catholic missionaries. So, siya naman, philosophy ang pinapaniwalaan niya. Kung si Lao Tzu, ang kanyang pinapaniwalaan ay nature, the power of nature in the universe. Siya, naniniwala siya sa power ng tao, isip ng tao, social and political instability. He believes in power of man. Okay? So, para sa kanya, Confucian values, which is practiced by most Chinese, na nakikita naman natin sa mga movies, di ba? Ren is being valued. That means kindness and benevolence, sense of humanity, seeking the welfare of other people. Also, dali, proper propriety, courtesy, doing the right thing at the right time. So, yan, mga Confucian values. Ito pang mga five basic relationship, ito, ano talaga, nakita ko talaga ito na minamanifest. Okay, father to son, filial piety. Nagpapakita tayo ng ano, support sa ating parents and not bringing humiliation to one's parents and ancestors, but instead to glorify them. Diba? Tulad ng kay Mulan, diba? Sabi ng tatay niya, you are bringing shame to your ancestors by pretending to be a man. Diba? So, nandun yung paggalang ni Mulan sa kanyang parents. Diba? Na kahit ano, na alam niyang magiging endanger yung tatay niya, ginawa niya, nagpanggap siyang lalaki, diba? So that's called filial piety, to support one's parent. So tayo din, diba? Hindi natin iniiwan. Unlike in the modern or the western part of the world, ang ginagawa nila, iniiwan sa nursing homes ang kanilang mga matatanda. Sa atin, di. Iniingatan natin hanggang mamatay si lolo't si lola, di ba? Iniiyakan natin yan. Love na love nila atin yan, ang mga lolo't lola natin. And we don't want them to be separate from us, especially in old age. So, nandun din po yung respect between brother, the brother and younger brother. Oy, kuya ka, panganay ka, di ba? Ganun-ano natin. Pero sa kanila, sa western part of the world, wala, hindi nila pinapahalagaan yan. Husband and wife, the righteous behavior of the husband to the obedience of the wife. Medyo question mark yun yan kasi there are marriages that have equal rights ngayon, di ba? So, elder, you mean consideration to the junior or the younger person. Ikaw naman na mas bata, di ba? Tayo nangungupo. Po, opo, mano po. Pero sa kanila, sa western part of the world, they don't have that. And we have the kindness or kabaitan ng ruler to his subject. And the subject gives back loyalty. So, mga ganito po mga practices ay pinapractice pa natin even nowadays, di ba? And it has become part of ourselves na this
These basic relationships are being practiced in the eastern part of the world. Sino yung eastern part of the world? Tayo yun. China, Southeast Asia. Diba? Ang western naman, Europe, America. Yan, sila po. Kaya po, nasa crossroad po yung Muslim eh. Kasi nasa Middle East sila. Nasa gitna ng east at saka ng west. Now, ewan ko ba't nasama to? Confucianism and the Taoism. O sige, ito pa yung mga ano kasi nila, mga pinapractice nila. Proactive, ang Confucianism, focus on society, cultivation and education. Ito, bakit education? Confucius or Confuci is actually the one who invented the civil service exam. Sa kanya nag-umpisa yan. So, para sa kanya, to be one with heaven or perfection. Actually, kung perfect ka ng tao, yun, heaven na daw. Kasi para sa kanya, ano yan eh, may belief pa yan siya na kapag magaling ang hari, nasa lupa na yung heaven mismo. Kung maayos yung hari, maayos yung karian, parang okay na sa kanya yon. Pero ito naman si Taoism, iba naman kanyang ano, wala siyang pinapaniwala ang gobyerno. Pero si ano, si... Pero si ano po, si Taoism. Hello po, sir. To be one with nature and the universe and individual. So, medyo individualistic siya. Okay. Now, Hinduism naman, they believe in many gods and goddesses. So, meron silang caste system, meron silang kshatriyas, meron silang vaishyas, and all these slaves, this caste system actually have dictate sa kanilang mga buhay. So, iba-iba din po ha. Kung warrior ka lang. Kung priest ka and teacher, priest ka lang. So merchants and artisans, they are all shudras, iba din po. So, may ito yung dinidikta ng kanilang level of pamumuhay. So, iba-iba po yung kanilang level ng pamumuhay sa Hinduism. Medyo complicated na Hinduism and it's a long lesson. Pero ito, Buddhism, this challenge the Hindu tradition kasi dito walang ano eh, caste na yan. May tinatawag sila kasing level ng pagkatao. Kung hari ka lang. Ganyan. Kasi ano, they reject the polytheistic god and ritual practices. So, Buddhism also focuses on personal experience and medyo ano lang to, namatay lang to sa India. Pero actually, Buddhism was manifested in India una, na nag-question sa Hindu religion ng India. So, wag na natin yan na sigaw tama. But this is the important one, the Four Noble Truths. Minsan, pwede rin natin po itong practice as normal people. Ako, ini-implement ko ito kuminsan eh. Sabi kasi niya, to live is to suffer. And suffering is caused by your selfish desire. Tingnan nyo lang ang dito nakalagay yung selfish eh. Ako nag-emphasis ako dun sa selfish desire. Kapag sarili ko lang iniisip ko, nagkakaproblema ako. Pero kapag na-eliminate ko yung selfish desire ko, ang nangyayari ay nagiging happy ako. So, pag na-eliminate ko na to, ma-eliminate ko to by following the Eightfold Path. Ito yung right understanding, right aspiration, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. So, dito na tayo ngayon sa Western. O, bakit napasok na ito? Okay. Okay. So, Western part naman, meron tayong the Jews, which believe on the same God, actually. Yung ating Old Testament ang pinapaniwalaan nila. And then, the Jews do not believe in Jesus Christ para kasi sa kanila prophet lang si Jesus Christ and they are still waiting for their Messiah. Pero the Jewish life is manifested in United States. So marami silang mga Jewish doon sa United States. And it actually is the root ng Christianity. So dito naman sa Christians, we accepted Jesus Christ as the Son, the Father, and the Holy Spirit, ito yung pinapaniwalaan ng Christianity. And for us, Jesus Christ is the Son of God. Siya yung ating Messiah. And this one, nandun tayo, may mga Catholics tayo na naniniwala about Christ's Mother, the Virgin Mary, and other saints. And the Christians also believe there is only one life, and that is the life after death,
to be united with God in heaven. And usually, itong faith po natin as Christians, it dictates how we live, how we redeem ourselves from being sinful and rebellious, and then we do it through penitence and commitment to God. Diba? So, ito ay nagdidikta sa atin kung minsan how we judge ourselves. Diba? Tayo ba ay good or bad person through our belief in religion. So, religions all over the world, we have Christians and non-Christian. We have, ayan o, ngayon, kaya lang, diba, ngayon, nag-spread na po ang Christianity not just in the western part of the world, but also in Asia and the Pacific. So, even in Africa, even in Europe, so, nandun na po na-i-impluensyahan na tayo ng Christian belief, and which is a manifestation of the western part of the world. Okay, ano natin to? Okay. So, we have a short quiz in Google Classroom. And pag-isipan ko po muna tong chapter, activity 2. So, that's it for guys. That's chapter 3 and chapter 2. 2 lessons for this week. At I'll be expecting the outputs sa Google Classroom na lang po. And the GC will talk about it. Okay?